Ngayon po, ipapakita ko po sa inyo kung paano po ang tamang pag-alaga sa compressor at kung paano po siya gamitin. So, mahalaga po na alam po natin gamitin ito at i-maintain yung kanyang makina. So, unang-una, ang compressor na ito ay Vespa po ang brand. Ayan po. At ang makina po niya ay kung ilang HP po siya, kung ilang horsepower po, ayan po. 2 horsepower. Ayan. Ang makina po niya ay merong 8 kilos. So, made in Taiwan po siya. Ayan. Ginawa po siya noong 2017. So, isa-isahin po natin kung paano po siya gamitin. Ayan. Dahil mahalaga po na alam po natin. So, 220 volt. Ito po yung kapasitor niya. Ito yung kadalasan na nasisira, nasusunog habang tumatagal. Kaya mayroong ganito para po mag-start yung makina. Minsan, pagka yung ang compressor umuugong, ang diferensya niyan, ito. Bubuksan ito at palitan siya. So, ganyan yan. Pag nasusunog, palitan para bumalik ulit. So, ito po yung unang nasusunog eh. Hindi itong makina mismo. Ang unang masunog, ito siya. Itong kapasitor. Ayan po. Ito naman, anong gamit nito? So, ito po yung salaan sa alikabok. Sinasala po ito dito. Ayan po. So, dapat regular yung paglinis nito. Dapat regular yung paglinis. Dahil dyan po na napupundo yung alikabok na nahihigup niya. So, kaya meron siyang strainer. Ayan po. So, dapat po, regular po siyang nililinis. Dahil kapag hindi mo siya kagad malinis at punong-puno na siya, mahina po yung supply ng hangin. So, kailangan lagi po siyang malinis. Ayan, ito po yung dalawa na ito. Ito saka ito. Dahil meron itong dalawang motor na naghihigop. Ito yung naghihigop ng hangin eh. So, ano naman po ito? Dito po sinasalin yung langis. Ayan. Dahil ang buhay ng motor, langis. Langis lang ang buhay ng motor. So, dyan mo isasalin yung langis. Ayan. Ito naman po yung breather niya. Hingahan yan. So, breather po yan. Para yung langis nung sinalin, pag umaandar na yung compressor, hindi po hirap sa pag-andar. At kung wala yan, maaaring magtagusan po dito yung mga oil sa mga gilid na ito, yung mga langis, kapag walang breather. So, dapat meron po siya. Ayan. Tapos, ito po yung gauge niya. Ayan. So, i-zoom lang po natin ha. Para makita. Ayan. Kung napansin nyo, may kulay pula. Ayan. So, yung kulay pula na yan, yun yung gauge niya. So, dapat lalagpas ka ng konti o kaya gitna. Pero pag bumaba ka na dyan sa pulay-pula na yan, dapat magdagdag ka na ng langis. So, ang sabi dito, sa bawat 500 hours, daha, masyadong malaki. So, sa bawat 500 hours, ayan po, ayan, dapat mag-change na. Mag-change oil na. O change lubricant. So, paano siya papalitan?
Ito po, bubuksan lang po ito para mag-drain yung maitim na nalangis na sa ilalim pag umabot na ng 500 hours. So, dapat palitan na siya. Tanggalin ito para mag-drain, para i-drain yung langis doon sa ilalim. Dahil nakakasira din sa motor pagka masyado ng malapot, masyado ng maitim sa ilalim, dahil siyempre baka meron pong mga nadurog na mga bakal doon sa ilalim at nakakasira lalo. So, ayan po. Ito naman yung gauge niya. So, importante yan sa compressor na meron po siyang gauge para makita mo kung ilan na yung hangin na nakakarga. So, meron po siyang 100. Ayan po. 140 PSI po siya. Pero dapat hindi po siya naka full yung hangin niya. Para sa akin, kahit nasa 100 lang, okay lang siya. So, ibig sabihin, ipapatigil mo siya pagdating ng 100. So, paano mo siya ipatigil? Nandito po sa loob, mga jasan. So, kapag binuksan mo ito sa loob, meron pong adjustan doon sa kwan, ini-scroll lang po. Pag pinahigpitan mo siya, pag pinahigpitan mo, mas mababa yung kanyang gauge dito. Pero pag niluwagan mo siya, mas papalo po siya dito sa mas mataas na gauge. Ayan. So, nandito po ang kwan. Tapos, ito na po yung sa outlet niya para po sa hangin. Ayan. At ano naman po ang gamit nito? Ayan. Ito po yung pasingawan ko sakali ubusin mo yung hangin. Tanggalin mo yung hangin na hindi mo dito idaan. Ayan po lang siya. Para mag-drain yung hangin. So, ito po yung para sa switch niya. Yung kulay pula na yan. Ayan. Yan yung sa switch niya. Padarin natin. So, ayan po. Ito yung switch. Ayan. Pagka itaas mo yan, ano yan siya? Nakasarado yan. Pag i-on mo, ibaba mo lang, nakasarado yan. So, puno. Dahil marami pa siya, hindi pa siya mag-andar. Pandarin po natin, ha. I-release natin yung hangin. So, yan lang po yung switch, pandar. Tapos, pag pinatay mo siya, ganyan. So, ayan. Ngayon, itong compressor, ayan, pagka napundo yung hangin dyan sa loob, magmumuwis po yan sa loob, yung hangin. Magiging tubig siya dun sa ilalim. So, parang hamog lang yan, eh. Na pagbaba ng hamog, maaring mag-create po siya ng tubig. So, ganito po yung compressor din. Pag na-stack dito sa loob, yung hangin, magiging yung hangin, magkakaroon po siya ng moist at maipon yung tubig dito sa ilalim. So, kapag hindi mo siya ma-maintain, pag hindi mo siya ma-drain yung tubig, kakalawangin yung loob nitong tangke, kakalawangin dahilan para po siya mas mabutas katagalan dahil kakalawangin siya. At isa pang dahilan, pag nag-spray ka, lumalabas yung tubig doon sa itong sa ilalim. So kailangan mo siyang i-drain. Saan po ang drain niya? Nandito po sa ilalim. Ito po. Ito po siya. So bubuksan mo lang 'yan, yung drain na 'yan, para lumabas yung tubig. Ayan. So dapat nga, para sa akin, mas maganda araw-araw kong i-drain yan. Para sa akin ito, maganda araw-araw mong i-drain
para hindi ma-stack yung hangin sa ilalim. Pagkatapos, isarado mo ulit pag wala na siyang tubig at wala na yung hangin. So, yan. Yan lang yung ano dyan sa tanke na yan. Yan yung buhay ng tanke. Kung gusto mong tumagal, tanggalin mo lang yung tubig dito po sa drain. So, ayan. So, kung paano siya gamitin, madali lang po siyang gamitin. Halimbawa, kung pintura ang pag-anuhan ninyo, pagkagamitan niyo dito, siyempre, bubuksan mo ito, ang hangin. Ayan. Depende po sa compressor, sa spray gun na gamitin ninyo. Kasi yung spray gun na spray it, yung ang tanki na sa baba, so tutimplahin mo siya dito. Hindi mo siya pwedeng i-full. Sasabog yun. Sasabog yung spray gun na yun. So, kailangan 10 to 15 PSI lang ang bukas mo dun. Pero dito, sa ganitong klaseng spray gun, yan, kahit i-full mo siya, walang problema. So, mag-adjust ka na lang sa hangin. So, kagaya nito, ayan, so, nasa sayo kung pahinaan mo. Kasi kung pahinaan mo siya, siyempre dito lang po sa baba. Ito po. Ito yung hangin. So kapag sinarado mo yan, mahina yung hangin o kaya wala talagang hangin. Ayan. Ayan. So ayan po, nakita na nga po ninyo kung paano po natin gamitin at paano po natin alagaan ang ating air compressor. So now ay may nakuha po kayong aral po dito sa aking tutorial kung paano po alagaan natin ang ating compressor. At kung kayo po ay bago lang po sa aking channel, now ay subscribe na ninyo ako at notification bell nang sa ganun ma-update po kayo sa gagawin ko pong pag-upload po dito sa YouTube. So kung ito po ay nagustuhan ninyo, mag-iwan po kayo ng like at mag-share po kayo, mag-comment kung meron po kayong gustong itanong sa akin at masasagot ko rin po yan sa oras po na ako'y umuwi ng bahay o kaya sa break time po ng aking trabaho. So, ayan po. Marami pong salamat sa inyo.